Viral po ang kuha ng CCTV. Binuhusan ng kumukulong tubig ng isang lalaki ang asong si Hugo. Panoorin po natin. Nawawala si Mami! Paano mo? Pa! Ano ginawa mo sa aso? Salbahe ka! Tinihira sa taong ganyan! Hayop na hayop! Tanda na to, ano mang ginagawa sa kanya yung aso? Binuhusan ng tubig na mainit? Mas hayop ka pa sa hayop! Sana ikaw yung mabuhusan ng tubig na mainit! Matanda! Pati mga netizen ang gagalitit, hindi ko kayo masisisi. Maging ako po, bilang isang dog lover, talagang nanindig po yung buhok ko sa galit. Pero kailangan po pigilan natin ating damdamin, idaan po natin sa proseso. Alamin ang kwento sa likod ng video mula kay Chairman Rolando Reyes ng Barangay 14, Zone 2 sa Tondo, Maynila. Chairman, magandang umaga po, Chairman Reyes. Magandang umaga po, sir. Identified na ho ba yung pong nagbuhos ng kumukulong tubig sa aso? Yes, sir. Yes, sir po. Okay. Anong pangalan po ng taong ito, sir? Oscar Saenz po. Oscar Saenz. Opo. Okay. Ano po ba ang problema ng taong ito? Ano po kasi sa ganito po kasi nangyari. Meron po siyang isang aso rin ang chihuahua. Okay. So, palibasa po, alam naman po natin na pagka ang isang kapitbahay mo na may mga asong babae, inhit po yung mga babae, nilalapitan po ng mga lalaki. Correct. At nag-aaway-aaway po yan dahil doon sa babae. Aha. Nagkataon po kasi si Chihuahua is lalaki rin. Okay. Ang nangyari po, si Hugo malaki po, at Chihuahua, alam natin si Chihuahua is maliit lang po, awin na siwas po yung aso ng aso na si Hugo, si Chihuahua. Okay. Ang nangyari po ngayon, halos ulo na lang po ang gumagalaw kay Chihuahua nung nakita po ni Oscar dahil sa gawa po nung sabi nga na anak, baka mamatay na si Chihuahua dahil gawa po na hindi na siya gumagalaw, halos ulo na lang. Okay. Kaya nag-init ang ulo dahil kumbaga parang anak din po yan eh. Alam naman natin ngayon sa pag-aalaga ng aso, okay, parang mga anak na po natin yan eh. Okay. Nagdilim po ang kanyang isip. Okay, kaya binuhusan niya itong aso ng kumukulong tubig. Siya nga rin po mismo sinabi niya na wala na rin siya sa isip niya talagang na ano siya na hindi rin din yung buo niya alam na bakit niya nagawa rin yun. Siya rin mismo po yung hindi niya alam. Okay. Sir, kung ganun nga yung nangyari, dahil ako po'y dog lover, marami akong aso, lalaki at babae, nag-away-away. In fact, meron isang aso ako na muntik na maputo ng leeg dahil yung isang aso namin, ikinakagat na at ayaw na bitiwan yung mas maliit na aso. Opo. Pero meron mga pamamaraan dyan, sir, na para maayos yung problema. Paghiwalayin, minahong ka at intindihin na yan ay mga aso. In this case, dito kay Oscar Saenz, dapat ang pagbuntong niya ng galit, yung may-ari ng aso. Yung may-ari ng malaking aso. Oh, sir, kasi po yung aso po, sir, abandon na po, bali po ito eh. May nag-poster lang po. Chairman, pasensya na ha. Dapat ikaw isa sa mga sisihin dito. Matagal na pala abandon tong aso to, pag-alagala dyan. Sana, sir, nung malaman nyo na may mga stray dogs dyan, kasi delikado din, baka mamaya ito'y may rabies. So, pinahuli nyo muna at nilagay sa City Pound, di po ba? Nang wala nang ganitong klaseng pangyayari, di ba? Sir, hindi ako na po, sir. Yes, sir. Sir, January po, ang mga aso po pina-impound po namin. Okay. Yung si Hugo po, dalawa po kasing aso yan, sir, eh, na-abandon nung panahon ng clearing kasi yung bahay po ng, na sa isang street namin, giniba na po yung para sa clearing operation. Iniwanan na po siya ng may-ari. Okay. Ngayon, during na po yan, i-impound po namin ng January after the fiesta ng Tondo. Okay. Meron pong kumuha sa asong yun, eh, hindi namin siya nakuha, itinago. Okay. Itinago po. Tapos after lang nung gabi na nakuha yung mga aso, more than 20 po yung na-impound sa amin eh. Ah, good, opo. Okay, so may natira pa eh. Kasama na dito si Hugo na natira at hindi na-impound. Dalawa nga po yan, sir eh. Magkasama po yan eh. Kalang yung isa nakatali dahil nangangagat po. Okay, good. Pwede mong makausap, Chairman, si Oscar. Nandiyan pala sa tabi nyo. Opo, opo, sir, opo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Oscar Saenz. Good morning, Idol. Opo. Sir. Magandang umaga po sa inyo, tsaka sa mga nakikinig po. Opo. Pagpaumanin po sa lahat ng mga kanood, humingi po ako ng patawad sa inyo. Okay, sige po. Naunawaan ko po yung inyong damdamin na opo, yung inyong pong alagang aso na parang baby na po sa inyo yan ay muntik na po maputo ng leeg sa pagkagat ni Hugo. Opo, ni Hugo. Naintindihan ko po yun, sir.
On the other hand, sir, hindi po tama na bubuhusan mo ng kumukulong tubig bilang parusa sa aso. Pinatulang mo yung aso eh. So luminitaw na parang aso ka na rin. Nawala po sa isip ko yung batas eh. Humingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakapanood, sa lahat ng mga nasaktan, sa mga nag-alala. Okay. Kaya lang hindi ko po napakita yung side ko. Yung aso ko hindi ko nakuha na ng video eh. Okay. Para ano eh. Pero humingi po akong pasensya talaga sa inyong lahat. So sir, ano po yung pwede mong gawin dito kay Hugo bilang pagpapakita na ikaw ay nagsisisi at bilang tulong kay Hugo? Yung day after po na mabuhusan ko, may nagsabi sa akin na mayroong nagpapakain pa pala. Meron pa palang umaaruga. Pinuntahan ko po yun a day after po, kinausap ko. Nag-adok po ako ng settlement. Tapos po, ginawa na po namin yun. Settlement? Okay. Apo, apo. Yung pagpapagamot po sa aso, tsaka pagpapakain, pagpapalakas sa aso. Aso, pinapagamot yun po yung aso? Pinapagamot na po, opo. Okay. Siguro, sir, isa pa dyan ay yung patuloy na pagbibigay mong tulong sa aso hanggang sa siya ay tuluyan ng gumaling at lumakas. Siguro, magbigay ka ng mga dog food. Apo, yun po ang pinirmahan namin kay Chairman. Ganun po ang pinirmahan namin kay Chairman. Okay. Yung settlement po namin, ganun po. Sino ba nag-aalaga dyan ngayon, Sir Oscar? Yung ano po pala, inaanak po pala, yung Melissa, kaya nasaktan din ako eh. Hindi ako nang pakumanin doon sa inaanak ko. So, pakisabi po sa inaanak ninyo na sana wag ilagay po dyan sa pag-alagala. Ano ba yan, palengke? Hindi po, espinita po. Okay. Siguro, sir, yung aso, nasa tingin nyo delikado at may pag-away sa ibang aso, siguro nasa loob ng bahay. Sir, Idol. Sir. Apo, ang unang kasi sinabi sa akin, nung pinagtanungan ko, wala na raw po kasi nag-aalaga. Pag natatapakan yung buntot, nangangagat. Kaya ang sabi ko, nakaka-perwisyon na tong aso na to, kaya nakagawa ko ng hindi maganda. Yung pala, mayroon pa palang poster owner. Well, kung nakaka-perwisyon, sir, kaya nga dito papasok ang inyong mga opisyal sa barangay. Sumbong nyo sa barangay para yung mga opisyal sa barangay tulad ni Chairman, tatawagan nyo po yung City Pound at kudin at dalhin doon. At bahala na mag-alaga yung City Pound sa aso. Di po ba? Sige po, Idol. Ito, sir, makinig kayo at sa lahat ng mga manunood, makinig kayo. Nasa ilang telepono si Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society of POS. Magandang umaga po, Ma'am Ana. Good morning, Rafi. Okay. Although nag-apologize na po itong Sir Oscar, para sa kalaman ng lahat, ano ba batas meron tayo na para magbigay parusa sa mga taong naging malupit sa mga hayop? Meron tayong Republic Act 8485 na naamendahan na noong 2013. So ay Republic Act 1061. Ano? Okay. Ngayon ito, kapag nanakit ka ng hayop, patulad ng ginawa niyang nagbuhos ng kumukulong tubig dun sa aso, ay pwede siyang makasuhan ng animal cruelty, tapos punishable to ng up to 6 months, up to 2 years na imprisonment, at ang fine na up to 100,000 pesos. Wow, malaki-laki. So, actually, hindi naman kasi ano yan ang apology eh. Ewan ko kung ano, kasi may mga tanong pa sa akin, kung muasong dala, siyempre, walang mag-a-ask ng damages at basta yung sabi niya napapagamot niya, eh mukhang i-dispose na sa pound. So, papakuha na sa pound yung si Hugo. So, di ko rin alam kung ano yung reparations na pwede niya gawin. Pero, delikado kasi yung mga taong ganyan na ang unang-unang nasa isip kapag may ganyan is violence agad. Yung tipong buhusan na kumukulong tubig. Alam mo yun, pwede naman kasing may iba pang gawin para na hindi ahantong sa ganyan. So, dapat talaga sa mga taong ganyan is makasuhan. So, kung meron talagang mag-witness, kukunin namin si Hugo kung may magkakaso po dyan sa gumawa po ng cruelty. Ngayon, kung wala, eh, tignan na lang natin, sana okay yung story niya at talagang hindi na maulit. Kasi ang experience namin ng mga taong malulupit sa hayop, usually, yan nag-escalate sa kalupitan sa tao. Oh, ganun pala yun. So, may posibilidad later natin si Oscar maging abusive to, maging malupit sa kapwa niyang tao. Maaaring ngayon pa lang, meron na. Kasi lahat ng mga na-attendant kong hearing, usually pag mga nananakit ng hayop, mismong mga ano nila, kapitbahay, asawa, anak, meron na ding biktima ng cruelty. So, kaya nga ayaw namin ng mga tao na nananahimik lang about animal cruelty. Kasi sa totoo lang, yung violence na nangyayari sa society natin, nagsisimula yan sa mga ganyang mga bagay.
Okay, okay. Sige po, ma'am. Ma'am, medyo masegue natin ng konti, ano? Pwede ba tayong, through you po, ma'am, no, ilalabi niyo po sa Kongreso and then ako po tutulong na para mapirma niya at maging batas, na kakasuhan lahat ng mga taong kumakain ng aso? How's that? Sa ngayon po, meron ng, yung batas natin is technically pwede na. Kasi yung pagpatay ng aso, syempre bago mo kainin yung pagpatay, ano? Ngayon yung dog meat trade, yung pagbenta ng kape ng aso ay krimen din. So, kahit na yung pagkain eh hindi nakalagay doon, medyo saklaw na siya nung pagpatay at saka pag-sell. Sorry ma'am, makasingit. No, ang sa akin kasi, kung walang demand, walang supply. So, yung kumakain dapat, kahit na hindi siyang pumatay sa aso, pero kumain siya, bumili sa palengket, nahulihan siya, kumakain siya ng karneng aso, kasuhan siya. Kasi siya ang pasimunoy, dahil kung hindi siya kumakain ng aso, walang kakatay ng aso, di po ba? Pwede rin pong yun. Kaya lang, kasi ang hirap ngayon, maski National Meat Inspection Service, hirap na hirap po sila sa pag-determine kung ano yung mga minsan na-intercept nila sa daan. Diba, pinapiraso na yung aso. Minsan din na malaman kung anong kami yun, kung kami yun ng aso o kung ano mang ibang food animal. So, yan din ang hirap sa implementasyon. Pero pwede rin pong i-suggest yan at pwede rin naman pong pang-amiente ng Animal Welfare Act. Okay, sige po. Madam, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin. Ma'am Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Sir Oscar? Yes po, Idol. Good morning. Okay, maswerte ka. Sabi mo, hindi na iba sa'yo yung nag-aalaga kay Hugo. So, hindi siya magdidemanda. Dahil kapag magdemanda siya, nako, narinig mo? 6 months to 2 years ang pagkakulong mo rito. Tapos 100,000 fine. Papagamot. Opo, umilingi po ang pamainin doon. Okay. Next time, sir, huwag ka naman nakit ng hayop. Hindi na po ako mo. Hindi ko na po ulitin yan. Okay. Kadalaan po sa akin yan. Okay. Salamat po, sir, ha. Chairman? Apo. Chairman, baka pwedeng tingin-tingin kayo sa paligid nyo, baka may mga aso dyan pag-alagala. Eh, meron this is the pa time. Rin po, sir. Meron pa rin po. Kunin po sila at ilagay po sa City Pound. Pati po pusa. Gumagawa nga po kami ngayon, sir, ng ano rin. Nagpaplano kami gumawa ng cage para sa pusa naman. Good. Kasi po, iba po kasi ang pagkuha sa aso eh. Iba rin sa pusa. Okay, naiintindihan ko po yan. Kasi delikado rin po sa tao yan. Baka may rabies mga yan, naapakan, nakagat. Saka, wala nga sinabi sir, ni Sir Oscar. Ang baho po, ang baho. Sir, hindi nakakatakot ang baho, hindi nakakamatay ang baho. Ang nakakamatay yung rabies. Doon ka matakot sa rabies. Huwag sa baho. Okay. Sige, sir. Salamat po, sir, ha. Salamat po ng marami po. Magandang umaga po, sir. MJ, anong comments dyan ng mga netizen? Idol, iba ang kurot sa puso ng mga netizens natin. Kagaya na lang ni Grace L. I muted the TV while watching Tulfo kasi hate ko talaga animal abuse. Please, Sir Rafi, give justice sa aso po. Hindi ko po pinanood ang buong segment na ito. Masikip. Masakit sa dibdib ko, please, nakakaiyak. Puro ganon, Idol, ano, talagang naiiyak sila, hindi nila matanggap. Hindi nila, may mga nag-comment pa dito, ano, na hindi nila, ano, mapatawad si Lemuel Rosita. Sabi niya, di ka tunay na lalaki dahil ang aso is a man's best friend. Tapos yan ang ginawa mo, di mo siya tinuring na kaibigan. Bakit, di ba? May mga nakita pa tayo dito, how could you, Idol, naiinis talaga kami. Talagang outpouring po ang suporta at ano, dalamhati nila sa nangyari po sa ating burn dog victim ngayong umaga. At eto nga sinasabi nga nila, no, di ka yun, sabi rin niya, di ka tunay na lalaki. Hanggang YouTube nakarating itong comment niya, talagang gusto niyang mabasa. Yung iba, sabi natin bawal magmura, pero hindi yan nila mapigilan, talagang magsama ng ano, maglabas ng sama ng loob, ayun. Tapos sabi nga ni Melo, huwag ka na magpaawa, hayop ka. Ganun. Medyo intense talaga yung mga komento na nakita natin dito sa round up ng ating mga keyboard warrior na kapatid sa Idol in Action. So balik muna sa inyo dyan sa studio, Idol Rap. Okay. Salamat, MJ, at salamat sa mga netizen na nag-comment.